Magandang araw mga Tagigenyos. Ako si SK Beng Maximo at ito ang Tagig Daily Report. Para sa araw na ito, ito po ang ating mga pag-uusapan. Para talakayin ang mga ito, kasama po natin ang ating Majority Floor Leader, Konsehal Attorney Darwin Ikay. Maraming salamat, Konsehal Beng, at magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw, December 13, 2020, ating tatalakayin ay COVID-19 precautions, proseso ng pag-report ng mga violations sa Safe City Task Force, penalties sa paglabag ng health and safety protocols, violations report, Tech Talk Online Campus, registrar's report at COVID-19 case update sa lungsod ng Taguig. COVID-19 precautions, ang ating laban sa COVID-19 ay hindi pa natatapos. Kaya naman, patuloy pa rin ang ating pag-iingat at pagpapahalaga sa ating kalusugan. Ngayong new normal, sundin natin ang lahat ng minimum health standards para protektahan ang bawat isa mula sa nakakahawang sakit. Magsuot ng akmang face mask at face shield sa lahat ng oras. Panatilihin ang 1 metro na physical distancing. Palaging maghugas at mag-disinfect ng mga kamay, iwasan ang mga matatakang lugar. Hinihikayat ang lahat ng mamamayan, establishmento at stakeholders na makipagtulungan sa lokal na pamahalaan habang ipagpapatuloy ang iba't ibang inisyatibo nito laban sa COVID-19. Proseso ng pag-report sa mga violations sa Safe City Task Force. Sa panahon ngayon na kinakailangan ng magkaisa laban sa peligro dulot ng COVID-19, pinapayuhan ng bawat Tagigenyo na maging alerto, mapagmasid sa paligid at makipagtulungan sa lokal na pamahalaan. Kung sakaling may nakitang paglabag sa mga implementasyon ng protocol at guidelines ng IATF o ng pamahalaang lusod, maaari itong report sa Safe City Task Force. Lagyan lamang ng petsa kung kailan nangyari, lugar ng pinangyarihan at ano ang nilabag upang mabigyan ng agad na aksyon. Isend sa Safe City Task Force ang mga nakitang violations sa pamamagitan ng mga sumusunod. Hotline number 0917-833-1327, Facebook Messenger, Safe City, Taguig, email, covidfaq@taguiginfo.com. Penalty sa paglabag ng health and safety protocols. Ayon sa Section 29, Taguig City Ordinance No. 24 o ang New Normal Ordinance of Taguig City, maaaring magtakda ng fine o kaparusahan ang lokal na pamahalaan sa paglabag ng health and safety protocols sa lungsod. Sa bawat nature of offense ay may kinakaalaan na kaparusahan at may katumbas na administrative fine at render community service. Para sa not wearing face mask, not observing social distancing, unauthorized mass gatherings, loitering in violation of quarantine rules, ay may katumbas na 1,000 administrative fine, 4 oras o 1 araw na community service. Ang failure to report notifiable diseases or health events of public concern, failure to cooperate of persons or entities identified having a notifiable disease or health events of public concern at may katumbas na 3,000 administrative fine o 12 oras o 3 araw na community service. At panghuli, discriminating health workers, frontliners, OFWs, repatriated workers, COVID-19 cases, whether suspect, probable or confirmed, unauthorized operation or resumption of business activities ordered closed during a health public emergency, failure to implement health protocols and safety measures ay may katumbas na 5,000 administrative fine, 20 oras o 5 araw na community service. Pinapaalalaan ng lahat ng mamaya na patuloy tayong sumunod sa health protocols at guidelines na pinapatupad ng ating lokal na pamahalaan. Ang lahat ng ito ay ating isaisip para sa kapakanan at kaligtasan natin at ng ating kapwa. Narito ang accomplishment report as of December 12, 2020. Robbery hold up, isa. RA-91654, PD-16-02-10, GCQ violators 264, smoking public place 4, cited 53, impounded 3, for a total of 339. Narito naman ang Tech Talk Registrar report as of December 12, 2020. 9,293 total registered accounts issued with access code. 5,607 users already completed their courses. Total enrollees 9,603. Narito naman ang COVID-19 case update sa lungsod ng Taguig as of December 12, 2020. Nakapagtala ang Taguig City Epidemiology Disease and Surveillance Unit or CENSU ng mga sumusunod. 10,052 total confirmed cases, 9,877 total recoveries for a 98.26% recovery rate, 116 deaths for a 1.15% case fatality rate, 59 active cases, 85,685 PCR tests.
ngayong kapaskuhan, patuloy na pinapaalalaan lahat ng mamamayan na ang unang hakbang upang labanan ng pandemya nito ay ang prevention ng pag-iwas. Ito po ang ating dapat na prioridad. Maaaring ipagdiwang ang Pasko ng maligaya at ligtas sa ating sariling mga tahanan. Ang siyudad ng Taguig patuloy na sa ilalim ng General Community Quarantine. Kaya't ang bawat isa po sa atin ay patuloy na pinapaalalaan sumunod sa mga lituntunin ng national at local government. Ang bawat Tagigenyo ay pinakikiusapan. Sumunod po tayo sa lahat ng protocols tulad ng social distancing, pagsusuot ng face mask, paghuhugas ng kamay at paglilinis sa katawan. Dito sa Taguig patuloy po tayong magtulungan. Dito sa Taguig patuloy po tayong magbayanihan. Maraming salamat. Maraming salamat, Konsehal Darwin, at maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw para sa ating Taguig Daily Report. Para sa latest information and updates patungkol sa COVID-19, maaari po lamang bisitahin ang ating I Love Taguig Facebook page o di kaya naman ay pumunta sa website na www.tagiginfo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat at dito sa Taguig, magpatuloy tayong magbayanihan.